Isa mapagpalang araw muli sa inyo, mga viewers sa channel na ito, Declare His Word. Muli po tayong mag-aral ng Salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po natin ng Salita ng Diyos ay pamamagatan ko pong The Invitation of Our Lord Jesus Christ. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 11, talatang 28 hanggang 30, ganito pong sinasabi, Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Sa mundo po natin ginagalawan ay marami po tayong mga kinakaharap na mga problema. Problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa negosyo, problema sa mga tukso na dumarating sa buhay po natin. At ang mga ito ang nagpapabigat sa buhay po natin. At narito sa mga talatang nabasa po natin, mayroon po tayong dalawang bagay na matututunan. Una, sabi po ni Jesus, Come to me. Lumapit po daw tayo sa Panginoong Jesucristo. Sa panahon na tayo nahihirapan sa mga problema na dumarating sa buhay po natin, huwag nating hayaan na tayo manlumo, huwag nating hayaan na tayo ibagsak ng mga problemang ito, kundi bagkos, narito ang Panginoong Jesucristo ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya. Sapagkat mayroon siyang magagawa, makakatulong siya ng malaki sa buhay po natin. Bakit hindi natin subukan na tayo lumapit sa Kanya? Kung tayo po ay nahihirapan, mayroon siyang magagawa na hindi natin kayang gawin sa buhay na ito. Mayroon siyang malaking maitutulong sa ating problema na higit nating kailangan sa buhay na ito. Lumapit po tayo sa Panginoong Jesus. At ako'y naniniwala ang Panginoong Jesus, natutuwa siya na tayo'y lumalapit sa Kanya. Ikalawa, na matututunan po natin matapos tayo lumapit sa Panginoong Jesucristo, tayo daw, sabi ng Panginoong Jesucristo, ay mag-aral sa Kanya. Sabi niya, Take my yoke upon you and learn from me. Ang pag-aaral sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita ay isang malaking bagay na makakatulong po sa atin upang ang mga bagay na hindi na po dapat nating gawin sa buhay na ito, ang mga bagay na nagpapahirap din sa atin minsan, yung mga bisyo, yung mga ugaling hindi maganda, yung mga ginagawa nating hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, kung tayo po'y mag-aaral sa Kanya, matututunan po natin na ang mga ito ay iwaksi sa buhay natin. At harapin natin ang ating buhay na kasama ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng Kanyang mga salita, na dapat tayo mamuhay ayon sa Kanyang mga salita. Sa araw-araw nating buhay, ito ang dapat na makita po natin na napakahalaga. Huwag nating iwawalay sa buhay po natin ang Kanyang mga salita. Sabi nga ng Kanyang mga salita sa Lumang Tipan kay Josue, araw-araw na sinabi ng Diyos kay Josue, araw-araw iyong dilidilihin, pag-aralan ang mga salita kong ito, sabi ng Diyos kay Josue. So, hindi lamang para sa panahon ni Josue ang nangangailangan siya ng gabay ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Maging tayo din naman ngayon. Kailangan po nating ang gabay ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga salita upang tayo'y mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. At makita natin ang ating buhay ay magiging kaaya-aya sa Kanya. Ito ang ginugusto ng Diyos matapos tayong tulungan ng Panginoong Jesucristo, mag-aral tayo ng Kanyang mga salita upang tayo ay tunay na magkaroon ng maayos
malinis at katugod-tugod na pamumuhay sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Maraming pong salamat kung nagnanais po kayo na lumapit sa Panginoon sa oras na ito, kayo po ay aking ipapanalangin at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, hinihiling ko po Panginoon na ang mga viewers, sa mga nakapakinig, ang mga nakapanood ng video ito, dalayan ko po sila, ingatan niyo po sila, anuman ang may problema na mayroon sila, anumang may sulirani na mayroon po sila, anumang may kabigatan, karamdaman na mayroon sila, dalayan ko po, ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila, pagpalayan niyo po sila, tulungan niyo po sila, Panginoon. Salamat po, O God, sa iyong kabutihan, katapatan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa iyong lahat, sa inyong pong patuloy na panonood ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless us all.